Pinahirapan niya ang wife niya gabi-gabi sa bed. Sa pag-aakalang siya ang tumapo sa daddy niya. Ngunit paano kung madiskubre niyang inosente pala ito? Makakabawi pa kaya siya sa pasakit na ginawa niya? Ganito na lang ba tayo palagi, ha? Hindi ka ba nagsasawa sa ganitong nangyayari araw-araw? Kailan ka ba magbabago? Tanong nito habang humihikbi. Nakita ni Rachel ang pagtagis ng bagang nito dahil sa galit. Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Hindi mo hawak ang buhay ko. Pero kasal ka na, Elios! Sigaw ni Rachel na mas lalong ikinagalit ng lalaki. Shut up! Sigaw nito kay Rachel at bigla itong sinampal. Eh ano ngayon kung kasal na tayo? Walang magbabago doon. Kasal lang tayo sa papel. Pero kahit kailan, ay hindi kita mamahalin. You killed my father! Pagkatapos itong sabihin niyo kay Rachel, ay binitawan niya na ito at umalis na. Bago ka pa lang sa channel na ito, at Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ang sikat ng araw ay nasala sa stained glass sa bintana ng maliit na simbahan habang si Rachel ay nakatayo doon. Nakasuot ng simpleng puting slip dress at ilang sandali ay ikakasal na siya sa isang estranghero. Isang lalaking hindi pa niya nakikita noon. Ang pag-iisip na gugulin ng kanyang buhay ng isang taong walang alam tungkol sa kanyang buhay, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Ang simbahan ay halos walang laman. At ang mga bisita ay hindi mapakali habang hinihintay nila ang pagdating ng lalaking ikakasal. Sinulyo pa ni Rachel ang kanyang adoptive parents na sina Arcel at Donna. Huwag ka mag-alala anak, malamang nasa traffic lang siya. We'll give it a bit more time. Saad ni Arcel na naglalagay ng nakakapanatag na kamay sa balikat ni Rachel. Rachel's anxiety, however, refused to abate. Nakarinig siya ng nakakabagabag na chismis tungkol sa kanyang magiging asawa, si Elios Suarez. Kilala siya sa kanyang katamaran at pakikisama sa mga kahina-hinalang karakter. Ang pag-iisip na pakasalan ang ganong lalaki ay nagdulot ng panginginig sa kanyang kabuuan. Donna, Rachel's adopted mother, dressed elegantly in a soft blue gown, also expressed her impatience. Why are they so late? The groom's family should be here by now. Ang maliwanag na pagwawalang bahala ng pamilya Suarez sa kasal ay hindi nababahala kay Rachel. Ang tanging pinagtutuunan niya ng pansin ay ang pag-secure ng pondo para sa pagpapagaling ng kapatid niya. Lumapit siya ng kaunti kay Donna. Pabulong ang kanyang boses. Makakatupad ka ba ng pangako mo, Mom? Ang pera sa pagpapagaling ni Angelo. Ibibigay mo ba ito kaagad pagkatapos ng seremonya? Ang patuloy na pagtukoy ni Rachel sa pera ay ikinairata ni Donna. Ipinakita din niya ang naiintindihan niya ito. Pamilya mo kami, Rachel. Hindi mo kailangang patuloy na banggitin ang pera. Ibibigay ka sa'yo na pagkasunduan namin kapag ikinasal ka na. Kaya itigil mo ng pag-aalala tungkol dito. The church fell silent. And the atmosphere grew tense. Just then, the heavy wooden door creaked open, and all eyes turned towards it. Pumasok ang isang matangkad na lalaki na mukhang naligo sa malambot na gininto ang ningning ng papalubog na araw. Ang kanyang presensya ay namumuno, at ang hangin ay tila kumikinang sa paligid niya, habang nakasarang pinto sa likuran niya. Sumulyap ang lalaki sa paligid ng simbahan. Ang kanyang malalim at misteryosong mga mata ay nakakuha ng atensyon ng lahat ng naroon. His confident demeanor, an impeccable appearance, left an indelible mark, as if he held the power to enchant all who gazed upon him. Ang lalaking kakapasok lang sa simbahan ang nag-utos ng atensyon ng lahat ng naroon.
Ang kanyang walang hirap na alindog ay nag-iwan ng hindi maalis na impresyon sa mga nanonood at ang silid ay tila nababad sa kanyang harapan. The man, however, paid her no heed and proceeded directly to Rachel. Lumapit si Elias kay Rachel at pinagmasa ng mukha nito. "I'm late because I had some personal matters to attend to," he said in a flat tone, scratching his brow. Rachel didn't seem bothered by his tardiness. She was secretly relieved to discover that Elias was, in fact, quite handsome. It was a small consolation. Gayunpaman, habang tinatalikuran niya ang kanyang tingin, napatingin ito sa relo ng Graf Diamond's hallucination na nagpapalamuti sa kanyang pulso, na kumikinang sa sikat ng araw. Kahit na hindi siya mayaman, sapat na ang nakita ni Rachel sa mundo para makilala ang halaga ng naturang timepiece. $1,000,000 na relo. Kahit papaano. Nagulat ang kilay niya sa pagtataka. Ang karaniwang salaysay ay nagpinta kay Elias bilang isang dukha. Nakakapagtaka naman. Kaya naman napili si Rachel na pakasalan siya. Pero paano niya kaya kayang bayaran ang napakagandang relong ito? Ang tanong at sagot ay hindi niya alam habang papalapit ang seremonya ng kasal. Hindi naman napigilan ni Rachel na mapasimangot habang nananatili ang kanyang tingin sa mamahaling relo ni Elias. Ito ay isang nakakapagtaka sa kaibahan sa salaysay na narinig niya tungkol sa kanyang sitwasyon sa salapi. However, as her worry became evident, Elias followed her gaze and soon realized the cause of her concern. "This is just a knockoff that I borrowed from a friend," bumulong siya sa tenga nito, his breath sending shivers down her spine. "Isinusuot ko to paminsan-minsan para magmukhang cool. But I didn't expect you to notice it soon." Mabilis na tinanggal ni Elias ang relo at maingat na inilagay ito sa kanyang bulsa. Ngumiti naman si Rachel, namumulang pisngi. Siya'y umatras, tinakpan ang kanyang tenga at naiilang pa rin mula sa kanyang kalapitan. "Mukhang totoo," pag-amin niya, halos sa pabulong na boses. Nagtaas ang kilay si Elias at naintigas sa kanyang reaksyon. Nakarinig siya kasi ng mga chismis tungkol sa pagkaroon ni Rachel ng maraming kasintahan at madalas na nakikihalubilo sa iba't ibang lalaki. Sa inaasta niya na pagkamahiyain, ay ayon ang nakakapagpagulat sa kanya. Bago siya makasagot, isang matamis na boses ang sumabad. "Narito na ang nobyo, bakit hindi pa nagsisimula ang kasal?" Ang boses ay kay Donna na lumapit sa kanyang asawang si Arcel. The priest arrived and the wedding ceremony proceeded hastily. Pagkatapos ng kasal ay inihatid na ni Elias ang asawang si Rachel sa isang maliit na bahay na pagmamay-ari nila. Ito ay maliit, matanda at medyo sira-sira na. Ngunit hindi bale dahil meron silang isang lugar na matatawag nilang kanilang bahay. Ang espasyo ay kakaunti ang kagamitan. Naroon na ang mahahalagang bagay lamang. Lumilitaw na parang ang mga karagdagan ay ginawa kamakailan para lamang sa kasal. "This is our home, such as it is. You'll have to do," Elias said nonchalantly, showing no signs of embarrassment. Tumango si Rachel. Sinuri ang espasyo. "Maliit na bahay lang pero mukhang malinis. Magiging angkop na to para sa ating dalawa." Hindi niya maiwasang pakiramdaman ang bahay. Hindi halatang napabayaan ito. Maayos pa din ang napanatili. Ang bakuran ay maayos na iningatan. At ang bahay ay malinis. Bagaman medyo walang laman, kulang sa aruga at lived-in na pakiramdam ng isang tunay na tahanan, marahil ay bihirang gumugol ng oras doon si Elias. Habang gumagala ang kanyang mga mata sa silid, napansin niyang tinanggal ni Elias ang kanyang suit jacket at isinabit ito sa isang kahoy na upuan. Sinimulan niyang i-unbutton ang kanyang puting kamiseta na nagpapakita ng isang mahusay na tono ng pangangatawan sa ilalim. Ito ay maliwanag na pinapanatili niya ang kanyang sarili sa hugis. Nang maramdaman ng tingin ito sa kanya, ibinaling ni Elias ang kanyang ulo para salubungin na nababalis ang mga mata ni Rachel. Huminto siya at saka lumapit sa kanya. "You've had a long day. Gusto mo bang maligo muna?" tanong niya. Maaalalahanin at matulungin ang tono niya.
Nag-alinlangan naman sandali si Rachel bago tumugon. Ang kanyang boses ay napuno ng tensyon. Mas mabuting maligo ka muna. Kaya ko namang maghintay. Hindi niya namamalayan o matras siya. Na parabang likas na binabantayan ng sarili laban sa hindi kilalang kalaban. Siya ay lumitaw na parang isang nakulong na ibon. Desperadong sinusubukang itago ang kanyang pagkabalisa. Sa pagharap sa lalaking kakasalang sa kanya, nakaramdam ng matinding pagkailang si Rachel. Ang sitwasyon ay surreal at hindi niya alam kung paano ito i-navigate. Elias stood by the table, observing her closely. She resembled the deeper caught in headlights, vulnerable and uncertain. Malambot na tumawa si Elias. Binasag ang tensyonado na katahimikan. Huwag kang kabahan sa akin. Pinakita niya ang sariling may makulit na ngiti. Hindi ako nangangagat. Kailangan kitang kausapin tungkol sa isang bagay. Humalukip-kip si Rachel sa harapan ni Elias at tubiling lumapit sa kanya. Ayaw niya makipag-ugnayan sa lalaking to. Ngunit hindi rin niya naiwasan ang sitwasyon. Masyadong mabilis ang nangyari at natagpuan niya na lang ang kanyang sarili na kasal na sa isang estranghero. Tungkol saan ba? She asked cautiously. Mabilis na kinuha ni Elias ang isang upuang kahoy gamit ang isang kamay at inilagay sa kanyang harapan. Please have a seat, alok niya. I don't believe in beating around the bush. I'm aware you were not enthusiastic about this marriage. Naramdaman naman ni Rachel na namumula ang kanyang pisngi. Nahirapan siyang hanapin ang mga tamang salita para ipaliwanag ang sarili, ngunit napagtanto niyang alam na alam ni Elias ang sarili niyang sitwasyon at ang mga hatol na ginawa ng mga tao tungkol sa kanya. Elias furrowed his brows, his gaze assessing Rachel from head to toe. She had appeared anxious from the moment they met. Napakagat na lamang siya sa kanyang labi habang iniiwas ang magtama ang kanilang mga mata. Hindi mo na kailangan magpaliwanag, malumanay niyang pinutol. Hindi ko din naman kagustuhan ang kasal na to. Maaari nating mapanatiling hitsura na mag-asawa sa harap nila. Pero magkanya-kanya tayo ng gusto sa buhay. Sa ganong paraan, maiwasan natin na hindi kinakailangang problema at mamuhay ng magkasundo. I spend most of my time outside and rarely come home. Pinahahalagahan ko ang aking kalayaan. Ganon din sa'yo. Hindi ako makikialam yung mga gustong gawin mo sa buhay. Tumayo si Elias at kinuha ang kanyang suit jacket sa upuan. Gayon ba man, naaalala niya ang isang bagay na mahalaga. Sumandal siya at hinawakan ang armrest ng upuan. Naepektibong na-trap si Rachel sa pagitan ng kanyang mga braso. Watching a man change is inappropriate, kaswal niyang sabi. Pero kung meron kang ilang mga pangangailangan bilang isang asawa, ako'y higit pa sa handa na gagampanan ang aking mga tungkulin bilang iyong asawa. Napuno ng hangin na naghalo-halo na napabango ng sabong panlabas sa damit at ang sarili nitong pabango. Dahilan para tumusok ang anit ni Rachel. She clenched her teeth, determinadong huwag magpakita ng anumang kahinaan. Hindi na kailangan. She hissed, pinapanatili ang pagiging kalmado. Habang nagmamasid siya sa maliit at kakaunting gamit na bahay, napagtanto niya ang iisa lang ang kwarto. Nabugang pagkabalisa sa kanyang iniisip. Kailangan ko ba talagang makisalo sa kama kay Elias? Nagtataka siya. Napansin din ni Elias ang kanyang pagkabalisa at naalala ang layout ng bahay. Isa lang ang kama dito. Matutulog ako sa sofa ngayong gabi. At maaari kang sa kama matulog. Alok niya nang walang pag-aalinlangan. Nagulat naman si Rachel. Meron ba siyang isang uri ng kakayahan sa pagbabasa ng isip? Naisip niya. Saglit na nagulat sa kanyang pagpayag na mapuundakan siya. Bagamat umaasa siyang imumungkahin niya ang kaayusan na ito, nagkunwaring nahihiya siya. Okay lang ba sa'yo yun? Gabi ng kasal natin, di ba? Hindi naman yata angko para sa'yo na matulog sa sofa. Lalo na't matangkad ka. At maliit ang sofa. Elias acknowledged the discomfort. It's true. Hindi nga komportable yung sofa. Pero sa isang kama lamang,
kailangan ko matulog sa tabi mo kung gusto mo ng magandang pahinga ngayong gabi. Namulampis ngi ni Rachel at nakaramdam siya ng hiya. Bagamat gusto niyang matulog ito sa sofa. Hindi mo ako naiintindihan. Elliot's playful expression remained. Then what did you mean? He inquired with a mischievous glint in his eyes. Hindi agad siya nakapagsalita. Ang kanyang pagkailang ay lalong lumala. Gusto ko lang matulog mag-isa. At nabanggit mo kanina na kailangan lang nating maging nominal couple. Tila hindi naman apektado si Ellie sa sinabi ng dalaga. I can change my mind. Being a real couple seems like a good option. After all, it seems like you want to consummate the wedding. He teased. Ang mukha ni Rachel ay naging pulang-pula sa galit at kahihiyan. Hindi ano? Mariin siya ng protesta. Umatras si Elias. Mahinang tumawa. Pinagmamasdan niya ang pagmamadali ni Rachel sa kwarto. Isinarat ni Locke ang pinto sa likod niya. Nakasandal sa pinto si Rachel na humihingal. Parang may nagtatakbuhan sa puso niya. Tila parang nasusunog na ang mukha niya sa sobrang pula dahil sa kahihiyan at pagkadismaya. Napagpasyahan niya na kung tatangkain ni Elias na pumasok sa kanyang kwarto, ipagtatanggol niya ang sarili gamit ang lampara sa mesa sa gilid ng kama. Nang magising si Rachel mula sa isang pambihirang panaginip kung saan gumaling ng kapatid niya si Angelo, dahan-dahan siyang nag-adjust sa hindi pamilyar na kapaligiran. It took a moment for her to remember that she is now married to Elias, a man she had just met just the day before. Ang katotohanan ng kanyang bagong buhay ay hindi pa masyadong pumapasok sa isip niya. Pagbukas ng pinto ng kwarto, dumapo ang mga mata niya kay Elias na nakakulot sa maliit na sofa na nakayakap sa isang unan. Ang kanyang matangkad na frame ay halos hindi magkasya sa piraso ng muebles at isang kulay abong kumot ay nakatakip sa kanya. Ang malambot na sikat ng araw sa umaga na dumadaloy sa bintana ay tila nagtatampok sa kanyang mga gwapong tampok na nagbibigay sa kanya ng halos maladyos na itsura. Nang makitang hindi nagawa ng anumang galaw si Elias kagabi, medyo naging komportable si Rachel sa paligid niya. Habang siya'y nakangiti, tumuloy siya sa kusina. Ang refrigerator ay may laman ng mga itlog, bacon at tinapay na may mga pampalasa na tila hindi pa nagagamit. Nagsuot siya ng apron at nagsimulang maganda ng almusal. Napuno ng hangin ang sizzle ng bacon at ang masarap na aroma ng mantikilya. Bumalik ko si Elias sa kanyang pagtulog. Hinimas ang kanyang mga mata at sinalubong siya na nakitang abala si Rachel sa kusina. Kumurap siya at sinubukang i-clear ang kanyang mga iniisip. Dahan-dahan niyang napagtanto na hindi ito panaginip. Ang kanyang bagong kasal na asawa ay naghahanda ng almusal. Ang mga alaala ng kanyang pagkabata kapag ang kanyang ina ay naghahanda ng almusal para sa kanya noon. Rachel, noticing Elias na nakaupo sa mesa habang tulala, nagtanong ito ng casual. Gusto mo ba ng almusal? Halos handa na naman ang tinapay. Maghilamos ka na muna. Kilala sa kanyang husay sa pagluluto, madalas na pinupuri si Rachel dahil sa kanyang mga talento sa pagluluto. Kung saan iminumungkahi pa nga ni Angelo na magbukas siya ng isang maliit na restaurant balang araw. Lumabas si Elias mula sa banyo. Hinigit ang kahoy na upuan at umupo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang nang makita niyang umuusok na almusal na nakahanda na sa kanyang harapan. Kumuha siya ng sandwich at kumagat. Nagising ang taste buds niya sa pamilyar na lasa. Habang ninanamnam niya ang bawat kagat, lumambot naman ang mukha ni Elias. At isang tunay na ngiti ang dumampi sa kanyang mga labi. Masarap. Parang lasa lang ang niluluto ng mami ko nung bata pa ako. Nagulat si Rachel sa sinseridad ng kanyang mga salita. Kinawayan niya ang kanyang mga kamay nang walang pag-aalinlangan. Sinusubukang maliitin ang kanyang mga pagsisikap sa pagluluto. Na-flatter naman ako. Pwedeng ikaw na maghugas ang mga pinggan pagkatapos mong kumain? Meron lang sana akong bagay na kailangan gawin ngayon. Tumango naman si Elias na natili ang ngiti habang patuloy itong nag-i-enjoy sa pagkain na inihanda niya.
Kuminto ang taxi sa labas ng Marangyang Villa ng pamilya Torres. Nagmamadaling lumabas si Rachel at nag-doorbell. Ang kanyang pagbisita ngayon ay may iisang dahilan. Kolektahin ang perang ipinangako sa kanya. Lahat ng ginawa niya kasamang pagpapakasal kay Elias ay para lamang makuha ang pondong kailangan para sa mga gastusin sa pagpapagamot ni Angelo. Si Donna, ang adoptive mother ni Rachel, ay nakaupo ngayon sa sofa habang humihigop ng kape. Tumingala siya nang pumasok si Rachel at nagpakita ng mahinang ngiti. Kamusta naman ang pakikisama ni Elias sa'yo? Kagabi ka lang ikinasal ah. Ano naman ang nagdala sa'yo dito sa lalong madaling panahon? Hindi ba nasa bago mo na ikaw na bahay? May problema ba? Magsalita ka. Kapansing-pansing iniwasan ni Donna na banggitin ang ipinangakong pera na parang hindi nila iyon na pag-usapan. Tinitigan ng mariin ni Rachel ang kanyang adoptive mother at sumagot. Nandito ako para sa pera. Tiniyak mo sa akin na ibibigay mo ta sa sandaling pakasalan ko si Elias. Dahan-dahang inilagay ni Donna ang kanyang tasa ng kape at nagsuot ng mabait na ngiti. Wala siyang intensyon na tuparin ang kanyang pangako. Ito ay isang pakana lamang upang manipulahin si Rachel. Ang kanilang kasunduan ay puro salita lamang. At ngayong ikinasal na si Rachel kay Elias, nadama niyang ligtas na siya sa pagtanggi sa deal. Huwag kang magmadali, Rachel. Ibibigay ko sa iyo ang napagkasunduan nating pera. Pero dapat mong maunawaan ang kasalukuyang suliranin ng ating pamilya. Ang iyong ama, kumakailan ay namuhunan sa isang pakikipagsapalaran sa negosyo. Tapos naligaw. Ang kumpanya ay isang scam. At ang may-ari ay tumakas kasamang kabisera na iniwan ng iyong ama upang baliktarin ang mga pagkalugi. Business is challenging, dear. Your father's hair has already turned gray. Ang ating pamilya ay nahaharap sa mga problema sa pananalapi sa ngayon. Sana ay maintindihan mo. Paliwanag ni Donna. Ang boses niya ay nagkukunwaring kalungkutan. Nag-apoy si Rachel sa galit. Walang hanggan ang pandaraya ni Donna sa kanya. Siya ay nagtataglay ng mga alahas na nagkakahalaga ng higit pa sa sapat upang mabayaran ang mga medical na bayarin ni Angelo sa ospital. Ngunit siya ay nagkukunwaring nahihirapan financial. Si Arsal naman, ang adoptive father ni Rachel, ay mukhang hindi nagustuhan ang nangyayari. Nakiramay siya kay Rachel at nagalit sa panilin lang ni Donna. Actually, it's not such a big problem. We can manage. Bago sila makatapos, sumarang si Donna ng matalas na tono. Anong pinagsasasabi mo, Arsal? Hindi pa ba sapat ang paghihirap natin? Nagamit ko na ang aking ipon na naipon ko sa pamamagitan ng pagbawas sa aking mga gastos sa paglipas ng mga taon. Hindi mo pinahahalagahan ang mga sakripisyong ginawa ko para sa pamilya na ito? Malinaw na wala kang pakialam sa pamilyang mo. Natahimik si Arsal, hindi makabawi ng salita. Ibinigay mo sa akin na yung salita na ibibigay mo ang pera sa lalong madaling panahon. Protesta ni Rachel. Ang kanyang pagkabigo ay tumaas. Gayunpaman, siya ay nakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan sa harap ng mga taong pinagsisinungalingan niya. Ang kasunduan nila ay sa salita lamang at wala siyang legal na paraan upang hingin ang napagkasunduan nila. Si Donna na nagkukunwaring pinupunasan ng mga luha ay gumiti na matamis. Siyempre, anak, ibibigay namin sa iyo ng iyong amang pera sa lalong madaling panahon. Kasalukuyan ako may ilang libong dolyar. Ayaw na munang ibibigay ko sa inyo sa ngayon. Hindi naman makapaniwala si Rachel sa mga narinig. Ang ilang libong dolyar ay walang kahit saan malapit sa halagang kailangan niya para sa medical na pagpapagamot ni Angelo. Umuwi si Rachel pagkatapos ng kanyang pagbisita sa kanyang mga adoptive parents. At sabik na sinimula ng kanyang paghahanap ng trabaho at pakikipag-usap niya kaninang umaga sa kanyang mga adoptive na magulang, ay lubos na nilinaw na hindi siya maaaring umasa sa perang ipinangako nilang ibigay. Pauwi na si Rachel na maisipan niyang igala muna ang kapatid niya si Angelo para naman mabawasan ang stress niya dahil sa perang kailangan niya sa mga therapy nito. Nais niyang igala ito sa SM at bilhan ng mga kaunting damit.
Sumakay sila sa taxi at habang nasa biyahe ay tuwang-tuwa ang kapatid niya dahil ngayon lang ulit ito nakalabas. Ate, where are we going? Tanong ng kapatid niya habang pumapalakpak. Kahit saan mo gusto. You want to watch a movie, diba? Or ice cream? Sagot niya dito. Hindi na sumagot ang kapatid niya dahil nabuntun nito ang atensyon ng driver sa unahan. Kinukulit ito ang driver na bababa na daw siya. Hanggang sa nag-hysterical na si Angelo at napailing na lang kung saan-saan ang manibela ng taxi na sinasakyan nila. Pinababa na sila ng taxi driver dahil munti ka na silang mabangga dahil sinumpong si Angelo. Humingi siya ng pasensya sa driver matapos niyang ibigay ang bayad dito. Pasensya na po, Manong. Ito na pong bayad. Pagkaabot niya ng bayad ay hindi niya na malayang tumakbo na pala si Angelo sa kabilang kalsada. At sa hindi inaasahan ay may sasakyang papalapit sa kapatid niya. Iniwasan ito ng sasakyan at bumunggo ang sasakyan sa poste. Agad na tumakbo si Rachel sa kapatid niya at chinek ito. Kabadong-kabado siya dahil akala niya ay nabundol na ito. May mga rumuspende kaagad sa kanilang mga rescue at nagsilapitan ng mga taong nakikiusyoso. Napatingin sa sasakyang wasak na wasak dahil sa lakas ng pagkabangga nito sa poste. Para siyang nabato sa kinatatayuan dahil sa nakita niya. Sasakyan iyon ng father-in-law niya. Duguan ito at mukhang wala ng buhay ng ibaba at isakay sa stretcher. Inuwi niya na muna si Angelo at nagmandali siyang umuwi sa bahay nila. Hindi niya alam ang gagawin sa mga oras na yon dahil anumang oras ay uuwi na si Elias. Tatawagan ba niya ito o pupunta na lamang sa ospital? Nagulat siya nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang taong galit na galit at malamig ang tingin sa kanya. Habang nakaupo si Rachel sa sofa, ay nakita niyang pababa ng hagdan si Elias at base sa ayos nito, ay aalis ito. "Saan ka pupunta?" tanong niya sa asawa na makalapit ito sa pwesto niya. "Wala kang karapatan na tanungin ako kung saan ako pupunta. Wala kang pakialam." Sigaw nito kay Rachel. "Nagtanong lang naman ako para malaman ko kung anong oras ka uuwi." Nakayukong saan ni Rachel. Mabilis naman itong naglakad palapit sa kanya at mahigpit na hinawakan ang panga nito. "Gusto mo talagang malaman kung saan ang punta ko? Maghahanap ng babae na hindi katulad mong desperada." Ramdam niya ang pagsakit ng panga niya dahil sa diin ang pagkakahawak nito. Inaamin ni Rachel sa sarili niya na nasasaktan siya sa mga sinasabi nito pero wala siyang magawa kung hindi tanggapin ang lahat ng ito dahil mahal niya ito. Maya-maya pa ay napasalampak na lang si Rachel sa sofa nang marahas siyang binitawan at itinulak ni Elias. Hindi niya naman napigilan na hindi mapaiyak dahil sa ginawa nito. Simula nung nangyaring aksidente at pagkawala ng daddy nito, ay ganoon na lamang ang trato niya kay Rachel dahil naniniwala siyang si Rachel ang may kasalanan kung bakit nawalan siya ng ama. "Oh, ano? Magdadarma ka na naman. Pwes hindi na bibenta sa akin ang kaartihan mo." Sabi nito. "Ganito na lang ba tayo palagi? Hindi ka ba nagsasawa sa ganitong nangyari araw-araw? Kailan ka ba magbabago?" Tanong nito habang humihikbi. Nakita ni Rachel ang pagtagis ng bagang ito dahil sa galit. Mabilis itong nilapitan at hinila siya patayo habang hawak-hawak ang buhok nito. "Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan at hindi mo hawak ang buhay ko." "Pero kasal ka na, Elios!" Sigaw ni Rachel na mas lalong ikinagalit ng lalaki. "Shut up!" Sigaw nito kay Rachel at bigla itong sinambal. "Eh ano ngayon kung kasal na tayo? Walang magbabago doon. Kasal lang tayo sa papel pero kahit na kailan ay hindi kita mamahalin. You killed my father!" Pagkatapos itong sabihin yon kay Rachel, ay binitawan niya na ito at umalis na. Nagising na lang si Rachel nang bigla niyang maramdaman ang pagkalam ng sikmura. Agad siyang tumayo at tinignan ang orasan at nakita niyang 10:00 na pala ng gabi at mukhang napahaba ang tulog niya. Lumabas siya ng kwarto at dumiretso sa labas para tingnan kung nasa garahe ng kotse ng asawa niya
Ngunit nadismaya lamang siya nang wala siyang makita. Sigurado nga ay wala itong plano umuwi ngayong gabi dahil kasama na naman nito ang kunsinong babae niya. Nang maisip niya yon ay bigla na namang nagsisimulang mamasa ang kanyang mga mata. Hindi niya na alam ang gagawin niya para lang pakinggan ang asawa niya. Bakit kasi ang hirap nitong makaintindi. Sinisisi nito kay Rachel ang kasalanan na kahit kailan ay hindi naman niya ginawa. Kasal nga sila, pero parang hindi naman sila mag-asawa kung magturingan. Nasa iisang bubo nga sila, pero pakiramdam ni Rachel, nag-iisa lang siya. Kapag nandito naman si Elios ay parang hangin lang siya at kung mapapansin man siya o makakapag-usap sila, ay nahahantong lang sa away at sakitan. Simula nang nangyaring aksidente ay wala na itong ibang ginawa kung hindi ang ipakita ang kinasusuklaman niya si Rachel. Nagalit siya kay Rachel na ayaw niya dito. Wala na itong ibang inatupag kung hindi puro pag-iinom at pambababae. Malinaw pa sa isip niya ang mga salitang binitawan nito noon. Pagsisisihan mo nagpakasal ka sa akin. Nagtungo na lang siya sa kusina para maganda na makakain niya dahil paniguradong hindi na naman yun sa bahay kakain kaya mag-isa na naman siya. Kumuha lamang siya ng kanin sa rice cooker at ininit lang sa microwave ang ulam na niluto niya kanina. Mabilis siya natapos sa pagkain kaya agad niya itong niligpit at hinugasan. Habang nagsasabon siya ng pinggan ay narinig naman ni Rachel ang tunog ng sasakyan. Dali-dali siyang nagpunas sa mga kamay at naglakad papuntang pintuan para sana salubungin si Elios. Pagbukas pa lang ng pinto ni Rachel ay bumungad na sa kanya ang isang maganda at sexy na babae at akay-akay nito ang asawa niya na halatang lasing. Biglang kumirot ang puso niya dahil sa nakita. Masakit makita ang taong mahal mo na may kasamang iba. Masakit makita na may ibang kayakap at hawak ang taong mahal mo. Babe, pumasok ka na muna dito sa bahay. O baka naman gusto mo na dito ka na matulog. Anas ang asawa niya sa babaeng kasama nito. Habang siya ay nakatayo lang sa pintuan, habang pinagmamasta ng dalawa. Ay nako babe, hindi na. Ikaw talaga wala kang kapaguran. Nakailang rounds na kaya tayo. Tapos gusto mo hanggang dito pa sa bahay mo? Kahit na gusto pa kitang makasama pero kailangan ko na rin kasing umuwi eh. Pabebeng sagot naman ng babae habang nanatiling nakahawak sa braso ng asawa niya. Masyado ka kasing masarap babe kaya sabik pa rin ako sa'yo kahit na buong araw na nating ginawa yan. Nakangiting bulong ni Elios sa babae pero rinig na rinig naman niya iyon. Hindi na siya nakatiis pa kaya nulampit na siya sa mga ito. Miss, tawag ni Rachel sa babae. Oh, hi dear, anong kailangan mo? Tanong nito sa kanya habang pinapasadahan si Rachel ng mga tingin. Ano kasi, ako nang bahala sa kanya. Turan ni Rachel. Agad naman na tumaas ang kilay nito at bumaling kay Elios. Babe, you know her? Gustong sabihin ni Rachel na asawa niya ito pero hindi nito magawa dahil alam niyang magagalit ito sa kanya. Yes, babe. She is my personal maid. Diretsong sagot ng asawa niya. Oh, I see. She's lucky na ikaw ang amo niya. I hope hanggang doon lang yon, babe. I know you pa naman, lalo na sa mga babae. Saad nito. Agad naman siyang inakbayan ng asawa ni Rachel. Don't worry, babe. Sige na, umuwi ka na. Anong oras na? Mag-iingat ka. I love you. Okay, I'll see you again next time, babe. Thank you for today. I really enjoyed it. You're really a beast on bed. I love you too. Sagot naman ito kay Elia, sabay halik sa labi na tinugunan naman ang asawa niya. Ilang segundo pa na nagtagal ang halikan nila bago bumitaw ang babae at nagsimula nang maglakad paalis. Nanikip naman ang dibdib ni Rachel sa nasaksihan. Para itong pinipiga sa sobrang sakit. Bakit kailangan pa sa harapan niya gawin nila ang bagay na iyon? Mas masakit pa ito kaysa sa pagpapakilala niya sa akin bilang katulong sa harap ng babae niya. Agad naman siyang hinawakan ni Rachel para alalayan na makapasok sa bahay, ngunit tinawi nito ang kamay niya nang nakahawak sa kanya. Ano ka ba, Elios? Tutulungan na kita. Sabay hawak ni Rachel sa kanya, pero tinulak niya lang ito. Bakit ngayon ka lang?
Anong oras na? Mahinaahon itong Tura na hindi iniinda ang pagtulak ni Elias sa kanya. Eh, pakialam mo ba? Eh, nasarapan at nag-enjoy ako kasama siya eh. At pwede ba? Huwag mo kong hahawakan. Nandidiri ako sa'yo. At tuloy-tuloy na itong naglakad papasok sa loob. Agad namang sumunod si Rachel sa kanya. May pakialam ako dahil asawa mo ko. Uwi pa ba to ng lalaking may asawa? Ha? Huh? Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para sabihin yon. Napatigil naman siya sa paglalakad at tinignan si Rachel na matalim. Huwag kang mag-feeling na ulir ang asawa. Hindi bagay sa'yo. Hindi na nakapagsalita pa si Rachel dahil mabilis na umakyat sa taas si Elias. Naiwan namang tulala si Rachel at umiiyak sa kanyang pwesto. Ang sakit isipin na may ibang kasama ang asawa niya, na may ibang nagpapasaya dito at hindi siya roon. Bakit ganoon na lamang ito katigas? Bakit hindi niya matingnan o matrato bilang asawa si Rachel? Ginawa naman niyang lahat para dito, para maging mabuting asawa, pero hindi pa rin sapat. Hindi na nagtagal pa sa baba si Rachel at umakyat na din siya. Papasok na sana siya sa kwarto niya nang madaanan niya ang kwarto ng asawa niya hindi nakasara. Pumasok si Rachel sa kwarto nito at nakitang mahimbing na itong natutulog. Lumapit siya sa kama nito at umupo sa gilid nito habang hinahaplos ang buhok niya nakatakip sa mukha nito. Siguro kung sa iba, iisipin nilang nagpapakatanga at nagpapakamartir ako. Dahil kahit na puro pananakit ang pambababae ang ginagawa mo, hindi pa rin ako umaalis. Pero okay lang naman sa akin lahat ng yan. Tatanggapin ko. Kasi, mahal kita. At alam ko magbabago ka pa. Huwag mo akong iiwan, Elias. Dahil hindi ko kaya. Nagsimula na namang tumulo ang mga luha niya. Agad naman niyang pinunasan ang mga luha niya at mabilis na hinalikan sa pisngi ang asawang himbing na matutulog. Andito ngayon si Elias sa opisina niya na pagmamay-ari ng pamilya nila. Simula nang mamatay ang ama niya ay siya nang pinaghawak ng mami niya nito. Nakakaramdam ito ng pagkairita dahil wala naman siyang maisip gawin dahil natapos niya na ang board meeting nila at napirmahan niya na rin ang mga papeles na binigay ng sekretarya niya. Naisip ng pinata na maaga pa para mag-bar at uminom, pero kung sa pambababae naman ay pwede na rin ng ganitong oras. Pero mas gugustuhin pa ng binata na mababae o mag-bar ngayon kesang umuwi sa bahay nila, lalo na kung ganito pa kaaga. Masisira lang ang araw niya kapag makikita nitong pagmumukha ni Rachel. Hindi niya maiwasan ang makaramdam ng galit dito. Nang dahil sa kanya kaya namatay ang daddy niya. Kahit hindi umamin sa kanya ang kanyang asawa, ay alam niya at naniniwala siyang si Rachel ang may kagagawa nito. Tumayo siya sa upuan niya at naglakad malapit sa bintana ng opisina niya kung saan tanaw ang ibang mga naglalakihang building ng ibang kumpanya. Restaurants, cafe, mga taong naglalakad at iba pa. Nasa ganoong posisyon siya nang mag-ring ang kanyang phone. Agad niyang kinuha ito sa kanyang bulsa. Namamaga ang mga mata ng dalaga na makarating siya sa Galaxy Bar. At dahil hindi pa naman masyadong gabi ay iilan pa lang ang mga taong nandoon. Umupo siya sa bar counter at nag-order agad ng alak. Gusto niya mabawasan o makalimutan kahit pansamantala man lang ang nasaksihan niya araw-araw. Ngunit kahit anong pilit niyang iwaksi ito sa isipan niya ay hindi niya magawa. Sobrang sakit noon. At nananalaytay iyon sa buong pagkatao niya ngayon. Ang makita ang asawa mo na may kasamang iba ay masakit na. Pero mas doble ang sakit pag nakita mo ng harap-harapan ang asawa mong nakikipagtalik sa ibang babae. Oo nga, sanay na ang dalaga na halos araw-araw ay may kinikita ang asawa niya na babae. Pero ni minsan ay hindi niya pa nasaksihan ng ganito simula nang maikasal sila. Isang taon na ang nakakalipas. Ano ba kasing pwede kong gawin para mawalang sakit? Tanong niya sa sarili. Hindi niya kayang iwan ito dahil mahal niya. Kahit pa nga sabihin ng iba na nagpapakamartir siya ay wala siyang pakialam. Nagmahal lang naman siya at naniniwala siya na balang araw ay mamahalin din siya ni Elias sa isip niya. Isa pang alak please.
Bulalas nito sa bartender na malapit sa kanya. Ma'am, kaya niyo pa ba? Marami na po kayo nainom. Baka sa boses nito ang pag-aalala. Ano bang pakialam mo? Customer ako dito. Kaya bigyan mo na lang ako ng hinihingi ko. Sigaw pa nito. Wala namang nagawa ang bartender kaya tumalima ito sa sinabi ng dalaga. Agad itong kumuha ng alak at ibinigay sa kanya. Tiningnan niya ang orasan niya at mag-aalas 9 na ng gabi kaya pala parami na ng parami ang mga taong nandito. Halos isang oras na din pala siyang nandito. Nilibot niya ang kanyang paningin sa kabuuan ng Galaxy Bar. May mga nagsasayaw, nagme-make out, nagsosolo at may mga magkaibigan din. At higit sa lahat, may mga babaeng halos subot-bubad na sobrang ikli ang mga suot nito at halata nag-aabang pa ng mga malalaking mabibiktima. Shhh! Marami-rami-rami siyang nainom kaya nakaramdam na siya ng konting hilo. Kaya inayos niya ang damit niya at tumayo na para umuwi. Halos pag-gewang-gewang na nga ito dahil sa pagkalasing pero alam niyang nasa katinuan pa siya. Mabilis siyang nakalabas ng bar nang may makabangga siyang lalaki na halatang nakainom na rin. Hindi niya ito pinansin at dinaan lang. Ngunit bigla siya nitong hinawakan sa kanyang braso. Miss, you want me to accompany you? Tanong nito. Tumaas naman ang mga kilay niya. Excuse me? Who told you that I need one? I'm not interested to anyone, so let me go. Aniya, sabay bawi ng braso niya. Hindi na pinansin ni Rachel ang sinabi nito at naglakad na pero sadyang makulit ang lalaki at hinila ulit siya sa braso. Ano ba? Hindi ka ba nakakaintindi, ha? Hindi ako interesado sa kagaya mo. Kaya bitawan mo ko. Madiin na saad niya. Ngunit mas lalo lang umisi ang lalaki. Huwag ka na magpakipot, miss. Alam ko naman na gusto mo rin ito. Huwag kang mag-alala. Pareho tayo masasarapan. Sinampal niya ang lalaki na ikinawala ng ngisi nito. Bastos ka! Sigaw niya. Mukhang nagalit ang lalaki at akmang sasampalin siya nito kaya napapikit na lang siya. Pero ilang segundong lumipas ay hindi siya nakaramdam ng sakit o walang kahit na anong tumama sa kanya. Idinilat niya ang kanyang mga mata para tingnan kung ano nangyari. Nakita niya ang nakabulagta ng lalaking bumabasa sa kanya sa sahig at halatang namimilipit ito sa sakit. Napadako naman ang tingin niya sa lalaking may gawa nito. Halos manlamig pa ang buong katawan niya nang makilala kung sino ito. Kitang-kita niya ang nag-aapoy sa galit ng mga mata ng mga kamay na nakakuyom. Mabilis siyang hinila ni Elios at halos ihagis niya ito papasok sa kanyang sasakyan. Halos mamutla naman si Rachel dahil hindi mag-sink in sa utak niya na si dinami-dami na makakakita sa kanya sa lugar na to ay ang asawa pa niya talaga. Pagdating nila sa kanilang bahay ay mabilis na bumaba si Elios at agad-agad na hinila ang asawa papasok. Anong ginagawa mo doon, ha? Sigaw nito. Halos hindi makahanap ng tamang salita si Rachel kung paano niya sasagutin ang simpleng tanong ng asawa. Nilulukob siya ng kaba dahil sa nakita niyang galit dito. Bakit hindi ka makasagot? Huwag mong hintayin na uulitin ko pa ang tanong ko sa iyong babae ka. Halos dumagundong ang boses nito sa pamamahay nila. Napasigaw na lang siya nang biglang sinampal siya ng asawa. Halos ramdam niya ang palad nito sa kanyang mukha at sobrang sakit ng pagkakasampal nito sa kanya. Hindi pa nakontenyo si Elios at hinila siya nito sa kanyang buhok at pilit na pinapaharap sa kanya. Buong lakas niya namang winaksi ang kamay ng asawa para mabitawan siya nito. Dahil nagsisimula ng kumirot ang panga niya na halatang nagkasugat ito. Mas lalong dumilim ang mukha ni Elios at mabilis na sinakal na naman ang dalaga. Itong tatandaan mo, Rachel, at ipasok mo dyan sa maliit mong kukote. Kapag mahuli kitang may kalandiang lalaki, ay mapapatay ko kayo, lalong-lalo ka na. Ginusto mo ang buhay na ganito kaya magtiis ka. Huwag kang gumawa ng bagay na makakapagdala ng kahihiyan sa pamilya ko. At mas lalong huwag mong dudungisan ng kalandian at kahihiyan at maduming gawain mo ang apelido ko. I'll make sure you'll suffer dahil sa ginawa mo sa daddy ko. Agad siyang binitawan nito at pagkasabing pagkasabi niya ay umalis na siya sa harapan niya.
Halos maghabol naman ang hininga si Rachel nang dahil sa ginawang pagsakal sa kanya ng asawa. Kahit na masakit ang buong katawan niya ay pinilit niya pa rin tumayo at umakyat sa kanyang kwarto. Nang makarating siya rito ay agad siyang dumiretso sa CR at tumingin sa salamin. Kitang-kita niya ang mga pasa sa kanyang makinis at maputing mukha. Dumudugo rin ang gilid ng kanyang labi at pakiramdam niya ay nabalian pa siya ng buto dahil sa pagkakauntog ng tagiliran niya noong tinulak siya ng malakas ng asawa at nabangga ito sa lamesa. Pero kahit ganitong ginawa sa kanya ng kanyang asawa, ay hindi niya pa rin magawang iwan ito. Sabihin man ng iba na sobrang tanga niya na para manatili, pero para sa kanya, parte naman ang pagmamahalan ng masaktan. Mahal niya si Elias kaya kakayanin niyang lahat para dito. At mananatili dito kahit na ganito na ang nangyayari sa kanila. Kahit na sinisisi pa din ito ang babae sa pagkamatay ng ama niya. Mananatili siyang matatag para kay Elias, lalo na sa kapatid niyang si Angelo. Inayos niya ang kanyang sarili at nagpalit na rin ang damit. Ginamot niya rin ang mga pasa niya kahit papaano at hinilot-hilot ang kanyang tagiliran. Pagkatapos noon ay humiga na siya sa kama para matulog. Minsan, naisip niya kung makakaranas pa kaya siya ng kasiyahan sa lalaking mahal niya o habang buhay na siyang magiging miserable. Napapatanong siya sa kanyang sarili kung worth it pa nga ba ang lahat ng ginawa niya o hindi na. Kung hanggang kailan siya magtitiis at mananatili. Ilang minuto pa ang nagdaan at unti-unti na siyang dinadalaw ng antok hanggang sa tuluyan na siyang lumunin ito at nakatulog. Kagaya ng plano ni Rachel sa araw-araw, ay maaga siyang magising para ipaghanda ng almusal ang asawa. Inayos niya na rin ang pagkainan at nagtimpla na rin ito ng kape. Dahil alam niyang maya-maya pa ay bababa na ang kanyang asawa. At hindi nga siya nagkamali nang mapansin niya itong naglalakad papunta sa pwesto niya. Good morning, Elias. Naghanda pala ako ng almusal at tinimpla ko na rin ang kape mo. Nakangiting tura nito. Hindi mo lang siya pinansin ito at agad na umupo sa lamesa. Habang kumakain nito ay napansin ng binata na nakatitig lang sa kanya si Rachel. Anong tinitingin-tingin mo riyan? Wala kang planong kumain? Baka sa boses niyang pagkairita. Agad naman na bumalik sa wisyo si Rachel nang marinig niyang sinabi ng asawa. Ah, wala. Huwag mo na lang akong pansinin. Kumain ka na lang dyan tapos na kasi ako. Aniya. Napailing na lamang ang binata at nagpatuloy sa pagkain. Hindi din nagtagal ay natapos na din ito sa pagkain at agad din itong tumayo at binitbit ang kanyang kape at nagtungo sa sala. Hindi naman mawala-wala ang ngiti sa labi ni Rachel na makaalis si Elias. Masaya siya dahil hindi man lang sila nag-away o nagsigawan ngayong araw. Agad niyang iniligpit ang pinagkainan nito at hinugasan. Kakatapos niya lang maganda ng tanghalian para sa asawa dahil alam niyang pababa na ito. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng mga yapak na nasisiguro niyang sa asawa niya iyon. Elias! Nakapagluto na ako ng tanghalian mo. Kumain ka na. Nakangiting wika nito. Tiningnan lang siya nito nang nakasalubong ang mga kilay. Hindi man lang ito sumagot o humiti. Naglakad lang ito papuntang dining table at nagsimula ng kumain. Nakaramdam naman ng kaunting saya ang dalaga dahil kahit papaano ay kinakain na ng asawang hinanda niya. Hindi katulad ng dati na aalis lang ito at hindi papansinin ang hinanda niya. Habang nakatitig siya sa asawa ay may naaalala siya. May gusto siyang itanong dito pero hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Kinakabahan siya dahil baka hindi lang siya nito pansinin. Pero iniisip niya na wala namang masama kung susubukan niya. Huminga muna siya ng malalim bago nagsalita. Elias, ano kasi may itatanong sana ako sa'yo? Napahinto naman ito sa pagkain at bumaling sa kanya. What is it? Aalis ka ba? I mean, may pupuntahin ka ba ngayong araw? Diretsong tanong nito. Why did you ask? Wala naman. But I'm going to the office later to sign some files pagkatapos na naiuwi din ako. Sagot nito. Napatingin naman ang dalaga dahil sa sinagot ng asawa. Ngayon niya lang ulit narinig itong magsalita ng mahaba. Dati kasi hindi ito nagsasalita. O kaya naman kung sasagot ay isa o dalawang word lamang.
magluluto kasi ako mamaya. Dito ka na mag-dinner. Total, wala ka namang pupuntahan, diba? Sad nito. Hindi naman sumagot ang asawa, ngunit nakita niya itong tumango. Mas lalong lumawak ang mga ngiti sa kanyang labi. Sobrang saya niya dahil pumayag ang asawa nito. Aalis ako maya-maya para pumunta ng supermarket. Aniya. Ngunit wala na siyang narinig na sagot mula kay Elios. Hindi na lang siya nagsalita pat baka magalit lang ito sa kanya. Okay na sa kanya na pumayag ito na kumain sila mamaya. Pagkatapos kumain ng asawa, ay mabilis niyang niligpit ang pinagkainan nito at hinugasan. Bumalik naman sa kanyang kwarto si Elios. Alas dos na ng hapon na makauwi si Rachel sa kanilang bahay. Inilagay niya ang mga pinamili sa refrigerator at sinilip niya sa kwarto ang asawa, ngunit hindi niya ito nadatnan dito. Baka umalis na papuntang opisina, sa isip nito. At dahil maaga pa naman ay dumiretso na muna siya sa kanyang kwarto para umidlip dahil nakaramdam siya ng antok. Kinuha niya na muna ang alarm clock na nasa lamesa katabi ng kama niya para mag-set ng oras. Ayaw niyang malate siya ng gising at hindi agad makapagluto. Pasado alas 6 na nang matapos siya sa kanyang pagluluto. Inayos niya lahat ng ito sa lamesa. At nang makita niyang nakaset na lahat ay umakyat na rin siya para makapag-ayos ang sarili. Pero inabot na siya ng 2 oras sa paghihintay, ngunit wala pa rin ang kanyang asawa. Alas 8 na nung gabi ngayon at ito pa rin siya naghihintay. Nagsisimula na manubig ang kanyang mga mata. This day is her special day and she wants it to be perfect kahit ngayong araw lang. Pero mukhang hindi na naman siya magiging masaya. Umupo siya sa isang upuan na nasa harap ng lamesa at tiningnan ang mga hinanda niyang pagkain. Nagbukas siya ng isang bote ng alak at nagsalin sa baso. Hihintayin niya pa rin ang asawa. Habang umiinom siya ng alak ay hindi niya mapigilan ang hindi maiyak. She's hurt again. Lagi naman siya nasasaktan kaya wala nang bago doon. Pero akala niya kasi magiging masaya siya kahit itong araw lang na to. Akala niya pagbibigyan siya ni Elios ngunit pinaasa lang siya nito. Ano pa bang bago? Lagi naman siyang sinasaktan at pinapaasa ni Elios. Kailan ba siya matututo na hindi umasa? Nakakapagod lang ganito. Pero mahal niya si Elios. Bakit ba hindi mo lang siya pinagbigyan sa araw na to? Kahit man lang sa special na araw niya. Hindi niya namalaya na naubos niya na pala ang alak. Agad siyang tumayo para umakyat na ng kanyang kwarto. Happy birthday, Rachel. Bulong nito sa kanyang sarili habang papaakyat ng hagdan. Pagkarating niya ng kanyang kwarto, hindi niya na mapigilan ang paglandas ng kanyang mga luha. Pagod na siya. Pero kahit na ganoon, ay hindi niya pa rin kayang iwanan ng asawa. Pagod lang siya pero hindi ibig sabihin noon ay susukuan niya na ito. Alam niyang darating din ang araw na mamahalin siya nito at magiging masaya silang mag-asawa kasama ang buo nilang pamilya. Kinabukasan nagising si Rachel na masakit ang ulo. Habang nakaupo siya sa kanyang kama, ay bumalik sa kanyang nangyari kagabi. Ang hindi pag-uwi ng kanyang asawa dahil nagsabi itong uuwi din kagad. Kahit na may hangover siya, ay pinilit niya pa rin tumayo at pumunta ng banyo at maligo para mabawasan ang sakit ng kanyang ulo. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin at halos manlumo siya sa kanyang itsura. Ibang-iba na ngayon. Ang Rachel noon ay maayos sa sarili at pananamit. Maayos ang postura. May class. Makinis at walang mga pasa. Hindi kagaya ng Rachel ngayon na parang basura. Oras na para ayusin ko ang sarili ko. Ibabalik ko ang dating ako. Ang totoong Rachel. Porsigidong tura niya sa sarili habang nakaharap sa salamin. Pagkatapos niya maligo ay naghanap siya ng kanyang damit sa closet. Isang simpleng dress at 4-inch heels. Nilagyan niya ng ipit sa magkabila ang kanyang mahaba at tuwid na buhok. At naglagay din siya ng kaunting makeup na babagay sa kanyang damit. Ginamit niya rin ang kanyang violet na sling bag para bumagay sa kanyang suot. Habang nasa taxi siya, nagdadalawang isip siya kung itetext ba niya o tatawagan niya ang asawa para ipaalam na lumabas muna siya. Pero sa huli ay hindi niya nalang ginawa ito dahil alam niya wala naman itong pakialam sa kanya. Balak sana niyang isama ang kapatid, ngunit baka mas stress lamang ito sa kapaligiran.
Pasado alas dos na na makarating siya sa mall. Pagbaba niya ng taxi ay agad siyang dumiretso sa Starbucks kung saan niya humihigop ng mainit at kinikrave niyang kape na noong isang araw niya pa ito kinikrave. Habang nakapila naman si Rachel ay may nahagip siyang kumakaway sa gawin niya. Kaya't napalingon siya sa likod niya at nagtaka siya kung sino ang kinakawayan ng lalaki. Nagulat siya nang makilalang kumakaway sa kanya. Ang kaibigan niya noong high school. Nag-offer ito na doon na lang siya sa table nito. Total ay mag-isa lang naman ito. Matagal na din ang huli silang magkita. Umupo na siya at sabay na silang umorder ng kanilang makakain. Habang naghihintay sila ng order ay nagkwentuhan muna sila. Kamusta ka naman, Rachel? It's been a long time, ha? Huh? Panimula nito. Eto, okay naman. Ikaw, kamusta ka na? Mukhang asinsada na tayo, ah. Sagot naman ng dalaga. Well, ito talagang pangarap natin, di ba? Goal natin to. Anyway, balita ko, happily married ka na pala. Oo. Sabay pakita nito sa kanyang daliri na may wedding ring. Ilang minuto pa ay dumating na rin ang in-order nila. Itinuloy na nila ang pagkain at ang kwentuhan ng iba pang mga bagay. Halos dalawang oras din silang nagtagal doon bago lumabas at mag-ikot-ikot muna sa mall. Alas 5 na ng hapon na mapagdesisyon na lang umuwi na. Ihahatid pa sana siya ng kaibigan but she declined it. Ayaw niya nang abalahin pa ito. Sinamahan muna siya ng kaibigan habang naghihintay ng taxi. Uy, thank you for today ha. Nag-enjoy ako. Wala yun. Sabi ko naman kasi sa'yo, diba? Huwag kang mahihiyang tawagin ako pag kailangan mo ng kasama at kausap. Sabi pa nito. Maya-maya pa ay may pumarada na taxi sa harap nila kaya sumakay na ang dalaga. Niyakap muna niya ang kaibigan bilang pasasalamat at bumeso din ito bago tuluyang sumakay na. Nang makarating ang dalagang si Rachel sa kanilang bahay, ay agad itong umakyat sa kwarto para makapagpalit. Habang nagbibihis siya ay napadpad ang tingin niya sa isang litrato na nakasabit sa kanyang dingding. Kuha ito nung kinasal sila ng kanyang asawa. Kitang-kita sa mukha niya ang labis na saya nung mga araw na yon. Samantalang makikita mo naman ang pagkadisgusto sa mukha ng lalaking kanyang pinakasalan. Kung hindi lang dahil sa pamilya nila, ay hindi siya dapat nasa ganitong sitwasyon. Bago pa siya tuluyang maiyak, ay lumabas na siya ng kanyang kwarto para tingnan kung nakauwi na ang kanyang asawa at nang makapasok siya sa silid nito, ay wala siyang nadatnan ni Elios Silnales na hindi pa ito nakauwi. Kaya lumabas na lang ito at bumaba para doon na hintayin ang asawa. Habang nasa hagdanan siya pababa nang marinig niyang marahas at malakas na pagbukas ng kanilang pintuan, kaya dali-dali siyang bumaba. Rachel! Galit na sigaw ni Elios. Napapitlag naman siya nang marinig ang boses ng asawa. Nahalatang galit na galit ito. Kanina pa kitang tinatawag? Bakit hindi ka sumasagot, ha? Galit na wika nito na makita siya. Nakaramdam siya ng kaba lalo na ngayon na alam niyang lasing na lasing ang asawa. Umakit ka na sa kwarto, Elias. Magpahinga ka na at lasing ka. Mahinaon na sad naman ito. Akmang tatalikuran niya na sana ito nang biglang hilahin siya ng asawa sa braso. Kitang-kita niya ang nanilisik ng mga mata nito na nakatingin sa kanya. Ang sabi ko, magpahinga ka na. Alika na at ihahatid na kita sa kwarto mo. Aniya pa ni Rachel na hindi pinapahalata ang takot. Ngunit hindi mo lang siya pinakinggan nito at mabilis na hinila ang kanyang buhok at kinaladkad siya paakyat. Baka sa mukha ni Rachel ang sakit sa pagkasabunot nito sa kanya. Hindi niya alam kung saan siya hahawak, sa kanyang ulo ba o sa braso nito. Ano ba, Elios? Sasaktan ako! Bitawan mo nga ako! Sigaw nito habang namimilipit sa sakit. Nang makarating sila sa kwarto ay walang pakundangan na itinapon ng malakas ng asawa sa kama, dahilan para mapahiga siya. Hindi niya maintindihan kung anong nangyayari sa kanyang asawa at kung saan nagmumula ang galit nito. Kitang-kita niya ang mga mata nitong nagkaapoy sa galit na animoy, gigil na gigil ito. Nakaramdam siya ng labis na takot dahil doon. Kaya mabilis siyang bumangon, ngunit pinigilan siya ng asawa sa pamamagitan ng mahigpit na paghawak nito sa kanyang braso. Elias, ano ba? Palabasin mo na ako! Nauutal na usal niya.
Ngunit gumisi lang ang kanyang asawa na wari walang narinig. Huwag ka nang pumalag. Alam kong gusto mo rin naman ang bagay na to, di ba? Total, malandi ka naman. At halatang madaming lalaki nang nakapasok dyan. Siguro pwede ko namang subukan. Asawa naman kita. At obligasyon mo to sa akin. Halos nanginginig si Rachel dahil sa inaasta ng asawa. Mas lalo naman siyang kinabahan na makita ang nagsimula ng hubarin nito ang kanyang mga suot. Umatras siya ng umatras hanggang sa makaabot na siya sa dulo ng kama at wala nang maatrasan ang lumapit sa kanyang asawa. Don't do this, Elias. Please, don't do this to me. Pagsusumamo nito. Huwag ka nang umarte dyan. Magugustuhan mo din to. Mas magaling naman ako kaysa sa mga lalaki mo. I'm sure of it. Masasarapan ka. Sambit ito habang hindi nawawala ang ngisi sa labi. Ibang tao ang nakikita ngayon sa harapan niya. Hindi ito ang lalaking pinakasalan niya. Hindi ito si Elias na nakilala at mahal niya. Unti-unti niyang nararamdaman ang paglanda sa mga kamay nito sa kanyang binte, kaya mas lalo siyang umatras palayo. Nang mahubad na ni Elias ang kanyang suot ay mabilis itong pumaipapaw sa kanya. Halos wala ng boses ang lumalabas sa kanya at tanging iling na lang ang nagawa niya. Iwas ng iwas ang ginagawa niya sa tuwing hahalikan siya nito. Hindi siya makagalaw dahil nasa ibabaw niyang lalaki. Pero kahit ganun pa man ay ginawa niyang lahat para makawala. Buong lakas niyang itinulak ang asawa ngunit isang malakas na sampa lamang ang dumapo sa kanyang pisngi. Gusto mo pa talagang masaktan, ano? Huwag mo ubusin ang pasensya ko. Dahil baka hindi lang ganyan ang magawa ko sa'yo. Nagpupuyo sa galit na sigaw nito. Umiling-iling naman siya at patuloy na nagpupumiglas sa higpit ng pagkakahawak sa kanya ni Elias. Halos mapuno na ng luha ang kanyang mukha sa patuloy na pag-agos nito. Pilit siyang nagpupumiglas sa abot ng kanyang makakaya ngunit sadyang malakas ang asawa nito at hindi niya magawang labanan. Hinila siya nito sa headboard ng kama sabay pinadapa at mabilis na itinali ang kanyang dalawang kamay, gamit ang sinturon na nakapatong sa mesa. Walang tigil sa pag-iyak si Rachel nang nagsimula ng gawin ni Elias ang gusto nito sa kanyang katawan. Hindi niya mapigilan ang makaramdam ng galit sa asawa dahil sa ginagawa nito. Hindi ito ang gusto niyang mangyari. Alam niyang isa ito sa obligasyon niya bilang asawa ng lalaki pero hindi sa ganitong paraan. Sobrang sakit ang nararamdaman niya nang magsimulang maglabas-masok ang pagkalalaki nito sa kanya. She's a virgin, for pet's sake. Ngunit parang walang pakialam ang asawa nito kung nasasaktan man siya. Ngalay na siya na nakadapa sa kama habang nagpapakasasa naman ang kanyang asawa. Maya-maya pa ay pinaharap siya nito. Kitang-kita niya sa mga mata ni Elias ang labis na pagnanasa. At dahil wala naman siyang magawa, ay nagpaubaya na lang siya sa kung anumang ginagawa ng asawa habang patuloy sa pag-iyak. Walang sawa ang asawa nito sa pagpapakasarap na hindi man lang ito inisip ang mararamdaman niya. She's a virgin. At kinuha lang ito ng walang pakundangan ng taong mahal niya sa masakit na paraan. Siguro, kung maayos sila at nagmamahalan, ay isa ito sa magiging magandang pangyayari sa buhay niya. Ngunit hindi para sa kanya. Isa itong bangungot na pinagdadasal niya na sana isang panaginip na lang. Na sana pagising niya, hindi ito totoong nangyari. Hindi niya alam kung ilang minuto o oras na nakalipas bago matapos ang asawa nito sa pambababoy sa kanya. Patuloy lang ito sa pagpapakasarap habang siya ay patuloy din sa pag-iyak. Napatingin siya sa kanyang kamay na nakatali at halos mamula na ito dahil sa sobrang higpit na pagkakatali ni Elias. Sinugurado nito na hindi talaga siya makakatakas. Maya-maya pa ay tumigil na din ito sa ginagawa sa kanya at mabilis na umalis sa ibabaw niya at nahiga sa kama. Halos naghahabol na hininga na si Elias habang nakapikit ang mapatingin siya dito. Saktong lumuwag ang tali sa kanyang kamay dahilan para mahilan niya ito at matanggal. Niyakap niya ang kanyang sarili habang umiiyak. Hindi siya makapaniwala na magagawa ito sa kanya ni Elias. Ito bang kabayaran sa binibintang niya sa akin? Nanatili pa siya roon ng ilang minuto dahil
Hindi niya pa kayang tumayo at ramdam na ramdam niya ang panghihina ng kanyang buong katawan. Dahil sa ginawa sa kanya ng kanyang asawa, ay nakatulog na siya matapos ang ginawa nito sa kanya. Kahit na masakit ang gitnang bahagi ng kanyang hita, ay pinilit niya pa rin tumayo habang paika-ikang lumabas ang kwarto ng asawa at pumunta sa kanyang silid. Nang makarating siya sa kanyang silid, ay agad siyang dumiretso sa kanyang closet at kinuha ang ibang damit at mga importanteng dokumento niya. Kumuha din siya ng maleta para ipasok dito lahat. Habang nilalagay niya ang kanyang mga gamit, ay patuloy pa rin sa paglanda sa mga luha sa kanyang mga mata. Ngayong gabi, handa na siyang iwan ang lalaking kanyang minahal. Kahit mahirap at masakit, ay gagawin niya. Dahil pakiramdam niya ngayon, ay ubos na siya. At pati ang kanyang pagkatao at dignidad ay nawala na. 4 years later, hindi naging madali kay Rachel ang desisyon na umuwi sa Pilipinas. Dahil kung hindi lang sa pamimilit ni Angelo, lalong-lalo na si Lou na matalik niyang kaibigan, ay hindi ito uuwi. Hindi na sila nagtagal pa doon dahil malapit ng magtanghalian, kaya napagdesisyon nila na kumain na lang muna sila sa malapit na restaurant bago umuwi para makapagpahinga. Halos hapon na nang makarating ang magkapatid sa kanilang bahay, agad naman na silang sinalubong ng daddy nila. 2 years ago nang namatay ang adopted mommy niya dahil sa sakit. Kaya tanging ang adopted daddy niya na lang ang nagsisilbing pamilya na lang magkapatid. Hindi naging madali para kay Rachel ang mga nangyari sa buhay niya sa nakalipas na taon. Kasabay pa nito ang pagpapagaling ng kapatid niya sa ibang bansa at depression niya. Wala na siyang naging balita kay Elio simula nang umalis siya sa poder nito. Anak, dito na lang kaya kayo ng kapatid mo. Pwede naman na dito ka na lang magtrabaho sa kumpanya natin, anak. Anas ng kanyang ama. Dad, I love my work there. Alam niyo naman na gusto kong maging successful sa larangan ng napili kong trabaho in my own. Sagot niya sa ama at tumingin na sa kanyang kapatid habang abala ito sa pag-aayos ng mga gamit nila. Sa labis sa frustration na nararamdaman ng dalagang si Rachel, ay umalis na muna ito sa kanilang bahay. Naisipan niya munang magpunta ng bar at masama ang kanyang loob sa ama dahil naisip niya na hindi siya maintindihan ito. Nakailang tequila na rin siya naiinom, ngunit parang hindi pa rin siya tinatamaan ng kalasingan. Another glass of tequila, please, sabi niya sa bartender. Andito kasi siya nakaupo ngayon sa bar counter. Maya-maya pa ay dumating na rin ang kanyang order. Napansin niya namang may umupo sa katabing upuan niya, pero hindi niya ito binigyan ng pansin. Hi, gorgeous. Are you alone? The guy asked him. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy lang sa pag-inom. Maya-maya pa ay nakaramdam na siya ng kalasingan, pero hindi pa rin siya tumigil sa pag-iinom. Ilang beses pa nga siyang umorder. Nung una ay pinipigilan pa siya ng lalaking katabi niya, ngunit wala din itong nagawa. Pagkatapos niyang inumin ang kanyang order ay tumayo ito at naglakad papunta sa dance floor. Halos lahat ng madadaanan niya ay napapatingin sa kanya. Sino ba naman ang hindi? She is a goddess. Nang makarating siya sa gitna ay nagsimula na itong sumayaw. Nagpatuloy naman sa pagsasayaw ang taong nasa paligid niya. Sayaw lang siya ng sayaw na animoy walang pakialam sa paligid niya. Marami na rin ang lumapit sa kanyang mga lalaki para makipagsayaw. Habang patuloy ito sa pag-indayog ng malakas na puwersa ang isang humatak sa kanya paalis sa dance floor. Inis niya yung iwinaksi ang kanyang kamay ng kung sino mo nakahawak sa kanya. Bitawan mo nga ako. Bakit ka ba nangahatak, ha? Anong problema mo? Galit na sigaw niya rito. Are you out of your mind? Alam mo pa bang ginagawa mo, ha? Halos pag nasaan ka na ng mga lalaki sa paligid mo, pero parang baliwala lang sa'yo. Are you for real? Balik sigaw ng lalaking humatak sa kanya. Pwede ba? Mind your own business. Huwag akong pakikialaman mo, buhay ko to. Kaya pwede? Leave me alone. Hindi kita kaano-ano at mas lalong hindi kita kilala. Sigaw nito. You've changed a lot, Rachel. Saad ng lalaki. Hindi naman masyado maalinag ni Rachel kung sino ito dahil na rin siguro sa kalasingan. Akmang tatalikuran na sana siya ng lalaki nang bigla itong
ma-out of balance. Mabuti na lamang at mabilis ang naging galaw ng lalaki at natasalo siya nito. Mabilis siyang binuhat ng lalaki at dinala palabas ng lugar. Magrareklamo pa sana ang dalaga ngunit hindi niya na ito nagawa dahil sa sobrang kalasingan ay unti-unti na itong napapikit habang karga-karga siya ng lalaking hindi niya alam kung sino. Nang makalabas sila sa bar ay sinakay siya ng lalaki sa sasakyan nito at mabilis na nagmaneho paalis sa lugar na iyon. Kinaumagahan, nagising si Rachel dahil sa sobrang sakit ng kanyang ulo. Ngunit nagtataka naman siya na mapatingin sa kabuuan ng kwarto at nanlaki ang kanyang mga mata na mapagtanto na hindi ito ang kanyang kwarto. Nasa isip niya na kung hindi ito bahay nila, ibig sabihin ay hindi siya nakauwi. Mabilis niyang hinanap ang kanyang maliit na bag at nakita niya nakapatong ito sa bedside table. Mabilis niya itong kinuha at hinanap ang kanyang telepono para tawagan ang kanyang magulang para hindi ito mag-alala sa kanya. Ngunit nakailang tawag na siya ay hindi ito sumasagot kaya naisipan niya na lang na magpadala ng mensahe sa mga ito. Halos pukpukin naman ni Rachel ang kanyang ulo dahil sa nangyari. Sa sobrang pagpapakalasing niya ay hindi niya namalaya na may ibang kasama na pala siya at ibang kondo ang kanyang nauwian. Tumayo siya para libutin ang silid para malaman kung nandito pa rin ba ang may-ari nito. Nakarinig siya ng pagaspas ng tubig na nagmumula sa comfort room at mukhang naliligo ang kung sino man ang kasama niya dito. Lumabas siya ng kwarto at maingat siya naglalakad para hindi makagawa ng ingay. Napansin niya ang frame na nakapatong sa mesa kung saan ang sofa. Lumapit siya rito para tingnan kung sino ang nasa frame. Halos lumuwa ang kanyang mata nang makita kung sino ito at napagtanto kung kanino ang kondo na ito. Elios. Halos mautal-utal siya sa pagbigkas ng pangalan nito. Halos lakad-takbo ang ginawa niya para lang makalabas sa unit na yon. Sa dinami-dami ba naman ang lalaki makakasama niya sa bar? Sa hindi niya inaakalang pagkakataon ng lalaking kinamumuhian pa talaga niya makakasama niya at mag-uuwi sa kanya. Hindi niya gustong makita si Elias kahit kailan. Pero mukhang pinaglalaroan talaga siya ng tadhana dahil sa dinami-dami ba naman ang lalaking makikita niya ay lalaking ni sa panaginip ay ayaw niyang makita pa. Nang makalabas si Rachel sa building na yon, ay agad siyang pumara ng taxi. Gustong-gusto niya na makalayo pa sa lugar na yon dahil pakiramdam niya ay nasasakal siya. Laking pasasalamat niya na lang at naliligo pang binata noong nagising siya dahil hindi niya alam kung paano ito haharapin. Alam niya sa sarili niya na hindi pa siya handa sa muling pagkikita nila ng binata. Tatlong araw na ang lumipas nang mag-cross muli ang landas nila ng kanyang asawa na si Rachel. Alam niya sa sarili niya na maging gago siya noong mga panahon na magkasama pa sila sa iisang bubong. Sa apat na taon na lumipas ay walang araw na hindi niya sinisisi ang sarili kung bakit tuluyang nawala sa kanyang dalaga. Alam niyang mali ang nagawa niya noong gabing yon. Pero masisisi niyo ba siya? Nadala lang siya ng kanyang emosyon sa labis na galit na nararamdaman dahil sa kanyang nalaman noong araw na yon kasabay pa ng pag-aalalang ito ang dahilan kung bakit nawalan siya ng ama. Na hindi naman din pala ito ang may kagagawan. Na aksidente pa lang nangyari sa ama niya. Ang laki niyang tanga dahil sa pag-aakalang si Rachel ang may kasalanan. Labis yung pinagsisisihan ng mga maling nagawa niya kay Rachel. Lalong-lalo na ang pag-rape dito. At noong gumising siya kinaumagahan ay hindi niya na makita ang asawa. Nilibot niya pa ang buong bahay nila pero hindi niya ito makita. Huli niya pang pinuntahan ng kwarto nito ngunit ni Anino ng asawa ay hindi niya na nakita. Pati ang mga gamit nito ay wala na rin. Halos hindi niya alam ang gagawin noong mga panahon na yon. Isa lang naman sana ang gusto niya. At iyon ay maging maayos silang mag-asawa at mamuhay na masaya. Ngunit kabaliktaran ang naging nangyari. Nang dahil sa nakita niya mga litrato ay nakagawa siya ng malaking pagkakamali na maghahasa niya ang sariling asawa. Nalaman niya rin ang katotohanan na noong nakita sila ng kanyang ka-ex-fling ay may nilagay itong gamot sa kanyang inumin. Ito ang gamot na nagpataas ng need ng isang tao na kapag nainom mo ito ay nagiging wild ka na hindi mo malalaman. Makakaramdam ka ng labis na init sa katawan na parang may gusto kang ilabas. Kaya huli na mapagtanto niya na pinaunom pala siya ng droga na iyon kaya nagawa niyang bagay na iyon kay Rachel.
Sa mga araw na lumipas ay halos naging miserable ang kanyang buhay. Araw-araw siyang nasa bar. Halos hindi na rin siya pumapasok sa kumpanya. Gabi-gabi niyang naaalala ang nagawa niya sa asawa. Mga iyak at pagmamakaawa nito. Para sa kanya, isa itong bangungot. Alam niya rin ang pagkakamali niya na nagpapadala siya sa galit at naniniwala sa ibang tao kaya nangyari ang lahat ng bagay na yon. Rachel found herself in a condo where Elias lived. May tumawag kasi sa kanya na lasing na lasing daw ito at dahil asawa siya at nasa unahan ng contact list siya ay natawagan para kunin ito doon. Napag-isip-isip niya na din kailangan na nilang mag-usap para ayusin ang problema tungkol sa kanilang dalawa. Pagpasok niya sa kwarto ay naglakad siya papalapit sa kama. Kumunot ang kanyang noo na hindi niya makita si Elias na ang pagkakatanda niya ay tulog na nang lumabas siya. Maya-maya pa ay nakaramdam siya ng bisig na yumakap sa kanya. Hindi siya agad nakagalaw nang dahil sa gulat. Elias, akala ko tulog ka na. Aniya. Nandito ka pala talaga. Akala ko nananaginip lang ako. Sabi nito habang hindi kumakala sa pagkakayakap sa kanya. Tinawagan kasi ako ng bar manager kanina. Kaya ayun, nandito ako. Ayaw mo daw kasing umuwi. Nakingiting saad niya naman sa binata. Hinila naman siya kaagad nito sa kama at pinaupo sa kanyang kandungan. Bigla namang namula si Rachel dahil dito. Anong ginagawa mo? Anong gagawin natin dito? Nauutal na tanong ni Rachel. Ano bang gusto mong gawin? O baka may gusto kang gawin natin? Pang-aasar nito. Agad niya naman itong hinampas sa braso dahil sa sobrang hiya. Visit ka talaga kahit kailan. Ang sabi ng manager, lasing ka. Bakit parang hindi naman yata? Asik niya. Bigla naman itong natawa. What? I'm just asking. At hindi naman talaga ako lasing. Anito. We'll just talk. Matagal na kitang gustong kausapin. Pero iniisip ko ang huling sinabi mo na kailangan mo ng tamang panahon. At bigyan mo na kita ng oras. Pwede naman tayo mag-usap sa labas nitong kwarto mo. O kaya naman pwede kang dumalaw sa bahay. Mas gusto ko makapag-usap tayong dalawa muna. Gusto ko na kapag humarap ako sa daddy mo at kapatid mo, ay okay na ako. Mas gusto ko munang makuha ang pagpapatawad mo dahil alam kong malaki ang kasalanan na nagawa ko sa iyo noon. Ayoko na habang buhay na magalit ka sa akin, Rachel. Sabi nito. Hindi naman napigilan ni Rachel ang hindi umiyak dahil sa sinabi ng binata at nang tingnan niya ito, ay nakita niyang umiiyak din ito. Labis sa pagsisisi ang nararamdaman ngayon ni Rachel dahil inaamin niya na may kasalanan din naman talaga siya kung bakit humantong sila sa ganito. Niyakap niya ng mahigpit ang binata na siyang ikinagulat nito pero kalaunan ay niyakap niya din ito ng mahigpit na parang ayaw na itong pakawalan. I'm sorry, Elias. Aniya. Kumalas naman ang binata sa pagkakayakap at hinawakan ang pisngi niya. You don't have to say sorry. Malaking kasalanan na nagawa ko sa'yo. Kaya dapat lang yun sa akin. Pero huwag kang mag-alala. Dahil gagawin kong lahat para makabawi lang. At mabawi ka lang. Handa na ako makinig ngayon sa side mo. Nakangiting tura nito. Are you sure? Oo naman. Kung gusto natin na maging maayos, kailangan nating simulan sa totoong nangyari. Aniya. Nagpaliwanagan naman sila at nalaman din ang totoong nangyari sa nakalipas na taon. Naaksidente ang nangyari sa dati niya at hindi siyang may kasalanan noon. May sumabutahin ang sasakyan nito na kaaway nila sa kumpanya. Napag-alaman din ni Elias na kaibigan lang ni Rachel ang nakita sa litratong kayakap nito. Nakatingin lang si Rachel sa binata habang walang tigil sa pagtulot ang mga luha nito. Hindi niya lubos maisip na makikita niya ngayon sa harap niya na nahihirapan ang lalaking minahal niya ng sobra. Hinawakan niya mukha ni Elias at pinaharap ito sa kanya. Elias, pagtawag niya dito. I'm sorry, Rachel. Hindi ko sinasadya ang lahat ng yan. Oo, galit ako sa'yo.
pero hindi ko naisip na gawin sa'yo ang bagay na yun. Sobra kong nagsisi noong pagising ko, wala ka na sa bahay. Hinanap pa kita pero hindi na kita nakita. Sad ito. Elias, listen to me. Nauunawaan ko ang side mo. I'm sorry kung hindi mo na kita hinintay magpaliwanag at umalis ako kaagad. Alam mo naman na hindi din madali sa akin ang nangyari. Labis ang trauma niyon sa akin. And to be honest with you, hindi ko pa masasabi kung napatawad na kita. Andito pa rin hanggang ngayon sakit ng narakaraan. Alam ko. Kaya mas lalo ako nagsisisi nung malaman kong nangyari sa'yo. Kung kaya ko lang ibalik ang nakaraan ay gagawin ko para maiwasan ang lahat ng yan. At hindi kita mamadaliin na patawarin mo ako dahil alam ko hindi madali ang ginawa ko sa'yo. Sad niya. What happened after, Elias? Pinahanap kita sa mga private investigators pero lahat sila ay hindi na bumalik sa akin. Pakiramdam ko may humahad lang sa pagre-report sa akin kaya tumigil na ako sa pagpapahanap sa'yo. Naging miserable ang buhay ko noon. Napabayaan kong kumpanya at palagi na lang ako nasa bar. Sinabi ko sa lahat sa mommy ko at magulang mo ang lahat ng nangyari sa atin. Simula nung kinasal tayo hanggang nung gabing yun. Nagalit sila mommy sa ginawa ko sa'yo kaya pinatapon niya ako muna sa hasyenda. At doon ako matagal na nanatili. Hanggang sa nagising ako isang araw na gusto ko nang ayusin ang buhay ko para pag nakita tayo ulit ay nasa maayos na ako. Wika niya. Halos kapusin na si Rachel sa paghinga dahil sa kanyang pag-iyak. Ang akala niya ay hinayaan lang siya ni Elias na umalis at hindi niya alam na pinahanap pala siya nito. At isa pa sa akala niya ay siya lang ang nagdusa. Yun pala ay pati rin ang binata. Nakaraan na yun at hindi na natin maibabalik pa. Maya-maya ay tumayo si Elias at naglakad papunta sa isang cabinet na malapit sa kanila. Binuksan niya ito at may kinuha doon ang maliit na box at naglakad pabalik ulit sa kama. Umupo siya sa tabi ni Rachel at kinuha ang isang kamay nito. Binuksan nito ang box na hawak at napasinghap ang dalaga nang makita ang laman. How? Tanong niya habang sinusuot siya sa daliri ni Rachel ang isang diamond ring. Hindi ko alam na nasa kanya pa rin palang wedding ring namin. Iniwan ko ito sa mesa ng kanyang kwarto bago ako umalis noon. Ang akala ko ay itinapon niya na ito. Mabilis siyang napayakap kay Elias habang umiiyak. Hindi man naging maganda ang una nating pagsasama, Rachel. Pero ngayon, gusto kong ayusin lahat. Gusto ko na maging buong pamilya tayo. Ikaw, ako, at ang anak natin. Alam kong hindi madaling kalimutan ang kasalanan na nagawa ko. Pero gagawin ko ang lahat para mapatawad mo ko. Hindi man ngayon, pero sana sa tamang panahon. Aniya, habang hinahagod ang likod ng dalaga na patuloy pa rin sa pag-iyak. But how? Matagal ko nang pinirmahan ang annulment papers. Mahinang saad niya habang humihikpi. Kinalasaman ni Elias ang pagkakayakap ng dalaga at iniharap ito sa kanya habang mumingiti na labis namang ikinataka ni Rachel. Who told you that I signed it? Hindi ko pinirmahan ang pinadala ng abogado sa akin. So that means we are still... Yes, we are married. We are still married, Rachel. Si Elias na nagtapos sa gustong sabihin nito. Pagkatapos ng pag-uusap nilang dalawa ay natulog na sila dahil maaga pa silang pupunta sa bahay nila ni Rachel. Kinabukasan ay nauna nang magising si Elias at napangiti na lamang siya na makita ang dalagang katabi na mahimbing ang tulog. Hindi niya lubos maisip na pagkatapos ng ilang taon ay makakasama niyang muli ang asawa. Alam niya naging gago siya at hindi naging maayos ang pagtrato niya rito at lubos niya itong pinagsisisihan. Simula nang mamatay ang ama niya ay namuuna ang galit niya rito dahil sinisisi niya ito kung bakit nawalan siya ng maaga ng ama. Kaya ipinangako niya sa kanyang sarili na kahit kailan
ay hindi niya to mamahalin at gagawin niya ang lahat para maging miserable ang buhay nito sa kasama niya. At nagtagumpay nga siya dahil sa araw-araw na ginawa at pinakita niya sa dalaga. At noong iniwan naman siya ng kanyang asawa, ay doon niya lang na-realize lahat ng mga maling nagawa niya rito. Ang akala niya ay hindi na siya makakaramdam ng pagmamahal sa dalaga. Pero sa araw-araw na wala ng presensya nito sa kanilang bahay, ay doon niya napagtantong importante ito sa kanya at hinahanap niya ito. Hindi rin niya maintindihan kung bakit naging gano'n ang trato niya sa dalaga gayong magkaibigan naman sila ng mga bata pa sila. Marahil ay nabalot lang siya ng galit dahil dito. At ngayon na nabawi niya na ito, ay wala na siyang balak pang pakawalan ito ulit. Gagawin niya ang lahat para sa dalaga. Nagising si Rachel ng pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya at hindi nga siya nagkamali dahil pagmulat ng kanyang mga mata ay mukha kaagad ni Elios ang bumungad sa kanya. Good morning! Nakangiting bati nito sa kanya. Good morning! Kanina ka pa ba gising? Siguro 1 hour ago? Sagot nito. Agad naman na bumangon ang dalaga. Bakit hindi mo ko ginising? Ang himbing kasi ng tulog mo kaya hindi ko na ginawa at okay lang naman dahil maganda naman ang view at nagkaroon pa ako ng oras para matitigan ka. Baliw ka lang ako na umuwi, baka hinahanap na ako ni Dad. Ihatid na kita, I'll take a shower first, sabi pa ni Elias. Isang oras pang lumipas bago sila tuluyang umalis sa kondo ni Elias. Mabuti na lang at hindi traffic kaya naging mabilis din ang pagdating nila sa bahay nila Rachel. 3 beses na pinindot ni Rachel ang doorbell at nakita niyang patakbo nang lumabas ang kanilang kasambahay. Good morning, ma'am, sir, pati nito sa kanila. At doon ay nakapag-usap si Elias at ang adoptive father ni Rachel para mas masettle na ang lahat. Isang buwan ang nakakalipas simula na magkausap silang mag-asawa, sumama na rin si Rachel pabalik sa dati nilang bahay. Dumating din ang araw na pinakahihintay nila. Aalis sila pupunta sa isang resort sa Batangas para makapag-relax. Gusto sana ng mag-asawa na kasama nilang lahat pero tumanggi sila para daw makapag-solo silang mag-asawa. Saktong 7:00 ng gabi, lumabas sila mag-asawa sa kanilang kwarto. Napag-usapan nila na doon sila kakain ng dinner sa isang seafood restaurant sa baba ng hotel na kanilang tinutuluyan. Nagkwentuhan sila ng mga bagay-bagay habang kumakain. Nagulat na lang si Rachel nang bigla itong tumayo at niyakap siya. Oh, bakit? Wala naman. Masama bang yakapin ang asawa ko? Namiss kita eh. Paglalambing nito. Magkasama na nga tayo buong araw, ikaw talaga. Aniya. At humara para yakapin din ito. Magsasalita pa sana siya nang hinalikan siya ni Elias. Nalalasahan niya ang alak na ininom nito sa pamamagitan ng paghalik sa kanya ng binata. What are you doing? Nauutal na tanong ni Rachel. Pero parang walang naririnig si Elias dahil patuloy pa rin ito sa ginagawa. Naging malalim at mapusok ang halika nilang dalawa. Hanggang sa hindi niya na namalaya na nasa kama na sila. Tumigil si Elias sa ginawa at tumingin ito sa kanya. I miss you so much, hon. I know hindi naging maganda ang nakaraan natin. And I will make it right this time. I love you so much, Rachel. And I want you to know. Aniya at hinilikan siya ulit. Mabilis ang naging galaw ni Elias, dala na rin ang kalasingan. Wala pang ilang segundo na matagal na nito ng tuluyan ang damit ng asawa. Bakit kaya hindi ko ito kinawa sa'yo noon, Han? Sexy ka naman kahit papaano. Aniya. Ang kapal talaga ng apog nito. Matagal na akong sexy, ano? At isa pa, anong sinasabi mo dyan? You despised me, remember? Irap nito. Agad naman siyang niyakap ng mahigpit ng asawa. Ang pikon mo talaga? Che! Tired? Tanong ni Elias. Tumaas naman ang kilay nito. Bakit mo naman natanong? Ngumiti naman ito na nakakaloko. I think I want another round. Gusto kong angkinin ka ng buong magdamag. Hindi pa nakakasagot si Rachel nang agad na siyang pinatungan ng asawa at siniil ng halik.
Sino ba naman siya para tumanggi sa mala Adonis na grasya sa harap niya nito? Ilang taon nang nakakalipas at eto sila ngayon ni Elias. Maayos na nagsasama at meron ng isang anak. Hindi naging madali sa umpisa. May pagtatalo pa din pero at the end of the day ay inaayos naman na nila. Kakarating lang nila sa bahay at tinulungan ni Rachel ang asawa na dalhin ang mga pinamili para hindi na ito mahirapan pa. Sabay na silang pumasok sa loob na dalawa. Inilapag muna ni Rachel ang mga bag sa sala nila dahil nakaramdam ito ng pagod gawa ng kakaikot kanina sa mall. Maya-maya pa ay lumapit na sa kanyang asawa at inilahad ang kanyang kamay na ikinataka naman ng dalaga. "Why?" Tanong nito sa kanya at tumayo habang inaabot sa kanya ang kamay ni Rachel. "Basta." Yan lang ang sagot niya at saka tinakpan ang mga mata ng asawa. "Hoy, Elios, ano na naman to?" Anas ni Rachel at tumawa lang siya. Inilalayan niya ang asawa na maglakad kung saan na hindi nito alam. "Dahan-dahan lang ha," wika niya. "Naku, pag ako nadapa, malalagot ka talaga sa akin." "Easy, hon. Hindi ko naman hahayaan na mangyari yun," sagot niya naman. Hinayaan na lang ni Rachel sa kung ano man ang plano nito at sinundan na lamang niya ang bawat sinasabi nito. Maya-maya pa ay huminto na sila. Wala pa din itong alam kung nasaan na silang parte ng bahay dahil wala pa din itong makita. Pagkatapos na lang ilang segundo ay unti-unti niya nang tinanggal ang kanyang mga kamay na nakatakip kay Rachel. Nang imulat niya na ang kanyang mga mata ay hindi niya mapigilan ang hindi mapasinghap sa tumambad sa kanya. Nilingon niya ang asawa na nakangiti lang sa kanya. "How?" bulalas si Rachel. "Habang nasa mall kayo, pinahanda ko na to. Napag-isip-isip ko kasi na dito na lang gawin sa bahay para hindi na hassle dahil galing ka din naman ng mall. You liked it?" Anas niya. "I loved it!" Pasigaw na sagot ni Rachel. "So, shall we have our dinner?" Sagot ni Elios at inubot muna sa kanya ang kanyang hawak-hawak na rosas. Hindi naman niya mapigilan ang sarili at mabilis niyang niyakap. At doon na ito napaiyak. Alam ni Rachel sa sarili na madalas na kung sila lumabas ni Elios sa silang dalawa lang pero ngayon lang kasi ang unang beses na ganito ang ginawa ni Elios. Nagsimula na silang kumain. Mukhang in order ang mga pagkain na nakahain. Halos lahat ng paborito ni Rachel ay nandito. Hindi niya lang alam kung sinong tumulong o kinontak ni Elios para sa ganitong bagay gayong nasa opisina naman siya. "Hey, what's wrong? Did I make you cry?" Tanong nito nang kumala si Rachel sa pagkakayakap sa kanya. Mabilis naman siyang umiling. "Masaya lang talaga ako," nakangiting sagot nito. Hindi naman mapigilan ni Rachel ang hindi kiligin. Hindi nito lubos maisip na ang dating magulo nilang pagsasama na puro sakitan lang ay hahantong sa ganitong kasayang pamilya. Pagkatapos nilang kumain ay tumayo ito at lumapit sa kanya. "Can I have this dance with my beautiful wife?" wika ni Elios. Inilahad naman ito ang kamay at tumayo na. At dahil napaka-romantic na music ay nasasabayan nito ang pagsayaw. "Thank you for this night, hon." Mahinang turan ni Rachel habang nagsasayaw silang dalawa. "You don't need to say thank you. Basta para sa'yo," sagot niya naman. Nagulat siya nang hinawakan ni Elios sa mukha niya. "I love you, Rachel. Always remember that. No matter what happened, ikaw at ikaw lang ang babaeng mahal ko. At gusto kong makasama hanggang sa pagtanda. Kahit na nagkamali ako noon ay binigyan mo ako ng pagkakataon na makabawi at hindi ko yan sasayangin." Seryosong turan nito. "Alam ko naman yon at lagi mo din tatandaan na nandito lang kami ng anak mo na kasuporta sa'yo. At tungkol sa nangyari noon, nakaraan na yon. Tapos na. Ang mahalaga ay ngayon." Ani naman ni Rachel. Matapos yung sabihin yon ay niyakap siya ng asawa ng mahigpit at ganun din ang ginawa niya. Sana ganito na lang sila palagi, yung walang problema. Nagpatuloy lang sila sa pagsayaw at nang mapagod ay bumalik na sa pagkakaupo at nagkwentuhan tungkol sa nangyari sa buhay noon at hanggang ngayon. Nagulat naman sila nang biglang may sumigaw ang kanilang anak sa dako nila. Agad naman silang napatingin dito. "Mommy, Daddy, bakit ang dami pong lights? Nagplay po ba kayong dalawa?" Saad ng bata.
Napatawa na lang ang dalawang mag-asawa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, at Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!